Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, May 24, 2022. Kung mapapansin niyo nga po, no, ang umiiral ngayon dito sa ating bansa, ito nga pong ridge of high pressure area extending across the eastern section ng southern Luzon at ng Visayas. At kung mapapansin niyo naman, ano, meron po tayong cloud cluster dito naman sa eastern section ng Mindanao. Sa ngayon nga po, no, ang posibleng nakakaranas ng mga pag-ulan dito naman po yan sa may parte ng Ilocos Region. Umaabot nga po yan hanggang dito sa may parte ng Tugigaraw. At ayon sa ating advanced weather forecast, no, ay meron tayong posibleng sama ng panahon na mamumuo at papasok sa labas ng sa loob ng ating bansa, at ito'y posibleng makaapekto dito sa Eastern Bicol at papunta po yan dito sa Eastern Luzon. Makikita po natin yan mamaya lamang. At kung makikita naman natin sa ating satellite image, no, dito nga po sa may extreme northern Luzon ay posible rin makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At dito nga po sa may Ilocos region ay posibleng makaranas tayo ng biglaang malakas na pagbuhos ng pag-ulan. Dito rin po sa may Tugigaraw. At dito rin maging parte sa may Bagyo ay posibleng nakakaranas ng mga mahina at katamtamang biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman sa may Metro Manila, makikita natin magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan po natin, ano, yung ating localized thunderstorm, lalo po yan pagdating ng hapon at ng gabi. Magiging maganda rin naman ang lagay ng Bicol region. Mapapansin nga po natin, wala tayong nakikita ang anumang posibleng mga malalakas na pag-ulan. At maging dito sa may parte ng Mindoro province. Dumako naman tayo dito nga sa may Visayas, kung saan nga, no, asahan po natin yung pulupulong mahihinang pag-ulan. Makikita natin yan, meron tayong mga kalat-kalat na kaulapan. At dito naman sa may parte ng Mindanao, kung saan nga meron tayong nakikitang cloud cluster, posible pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito lamang sa may parte ng Davao, sa may General Santos City, sa may Sarangani, at maging dito po sa may parte ng Manay. Dito naman po sa may parte ng Palawan, makikita naman po natin, ano, meron din tayong manipis na kaulapan. At wala naman tayong inaasahang malalakas na pag-ulan na posibleng makaapekto sa may Palawan. At tayo nga po ay dumako na sa ating advanced weather forecast, at ayon nga sa ating European sentre, no, by May 25, makikita nga natin, ano, yung cloud cluster pa rin ay nandito. At pagdating ng May 26, makikita nga po natin na tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan dito nga sa may Luzon area. At pagdating naman ng May 27, makikita natin, ano, muling bubugso itong southwest monsoon. At posible pong makaranas pa rin ng pag-ulan dito nga sa may Palawan at ilang bahagi ng Visayas. At pagdating naman po ng May 28, no, makikita natin yung paglakas muli nitong habagat na posibleng magdala ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Palawan, at meron tayong possible low pressure area sa labas ng ating bansa. At pagdating naman ng May 29, makikita nga po natin, ano, yung low pressure area ay andito pa rin, no, sa pinaka-sentro o yung sa far line ng ating bansa. At pagdating naman ng May 30, makikita nga natin yung low pressure area ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, at posibleng nga po, no, magpaulan sa Eastern Visayas. At pagdating naman po ng May 31, makikita nga po natin, ito nga po yan dito na sa eastern section ng Bicol region, at posibleng magdala ito ng mga pag-ulan dito nga po sa may eastern Bicol. At makita naman po natin, ano, pagdating naman po ng June 1, yung pinaka-low pressure area ay nasa eastern section naman ng Luzon. At ayon naman po sa ating European sentre, no, na ito po ay low pressure area lamang didikit, no, dito nga sa ating bansa. Pero ayon po sa ating global forecast system, ito po ay posibleng maging mahinang bagyo.
Again, inuulit natin ano yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Dalawang system po yung kinukuha natin, dalawang company. Ito nga po ay sa European Centre at sa Global Forecast System. Sa ngayon nga po, manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para comment, po dito sa ating posibleng samanang panahon na makakapekto sa ating bansa. Non-profit, educational or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.